Hello guys! Welcome back sa isa na namang Tech Review dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, ang unbox natin ay isang pocket projector. Nebula Capsule Max by Anker. Intro muna tayo. So, ito na ang box. Solid. Mabigat. So, meron siyang HD picture, big sound. Meron siyang 1 second autofocus. Yung mga laman ng box, yung pocket projector, meron siyang remote, power source adapter, and user manual. Ito nga pala is Android 8.1. Display technology na is DLP. Resolution is 720p. Brightness 200 ANSI lumen. Battery niya is 9,700 milliamp. Input DC 15 volt and 3 ampere. Connectivity HDMI in, USB 2.0, 2.4G to 5G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Miracast DLNA. So meron din siyang app from App Store and Google Play. Pull natin to. So, ito. Ito yung remote. Siyempre, mayroong quick start guide. Ayan. Tsaka ito. Basahin natin to. We're just happy that you're getting the blockbuster experience you truly deserve. If you're looking for a way to express your newfound joy, we've got a few questions. Tell your friends and families, connect with your fellow Nebula fans on cnebula.com and Facebook. Official website, cnebula.com, community, communityanchor.com, thanks Nebula, Facebook, www.facebook.com/cnebula. Happy, not happy. Sana happy ako. Para dito. So, ito yung remote. Oh, wait. Check na natin ito. May laman ito. Wala na laman. Ito, solid plastic. Rubbery buttons. Ito yung sensor niya. Tapos, ito yung lagay ng battery. Oh, meron na siyang battery sa loob. That's good. Yung battery type niya is CR2032. Yun yung size ng battery. Round battery. So, kung gagamitin nyo, pull nyo lang to para ma-activate yung battery. Ito, itong dalawang plastic na to. Pero mamaya natin testing yan. Close muna natin. So, dito na tayo sa unit. Tayo natin. Wow, sobrang bigat. Sobrang bigat nito, guys. Pil na pil mo yung build quality. Okay yung ano, yung packaging niya. Safe and secure siya dito kasi meron siyang foam sa loob. Okay. Ito muna, itong box. Ito yung power adapter. Okay rin yung power adapter niya, solid. Ilang watts kaya ito? Tingnan natin. Input 100 to 240 volts, 50 to 60 hertz, 1.2 ampere max. Output niya 15 volts, 3.0 ampere, 45 watts. Ayan. Ang bigat, solid. Solid yung quality.
Tapos, since nandito tayo sa UAE, ito yung adapter para dito sa power brick. Tingin ko mahaba naman tong wire niya. Okay, mamaya na to. So, dito muna tayo sa ilalim. Meron siyang quarter inch tripod mount dito. Basahin natin to. Nebula Capsule Max Model 32423. Voltage 15 volts, 3 ampere. Meron siyang autofocus, ito yung camera. Projector lens para sa video output. Yung build quality niya is, I think this is aluminum or stainless. Something, it's hard. Hindi naman siya siguro plastic kasi ang bigat eh. Meron siyang logo dito. Ayan, Nebula. Volume rocker. Positive, negative. Volume up, down. Ito yung, hindi ko alam para saan to. So, matetesting natin yan. Tingin ko nagla-light to eh. Itong gitna eh, itong mga to. Ayan. Tapos sa likod, meron siyang, ito, power button. Pairing mode. Ito yata yung sensor. Ito. Tapos yung speaker niya, meron yata siyang speaker dito. Ito yata yung fan para mag-cooling yung unit pag gumagana na siya. Basta yung speaker niya, alam ko dito magkabilaan yan. Nakapalibot. Tapos ito yung mga ports niya. Meron siyang auxiliary, HDMI, USB, and DC in. Ito yung direct current. So dito nyo i-coconnect yung power source. Ito. I-charge muna natin siya para ma-activate yung battery to the maximum 4 hours. Kasi 4 hours yung battery life nito. Meron siyang built-in battery sa loob. Pwede mo siyang gamitin standalone, even without connecting the power source dito sa unit. So yung build quality solid. Tsaka kagandahan din pala nito is pwede siyang standalone Bluetooth speaker. So kung gusto mo siyang gamitin pang sounds, connect mo lang siya sa phone mo, magagamit mo siya sa Bluetooth speaker. Ayun. Very portable nga pala siya. Sobrang liit. Compare natin yung size dito sa beer can. Ayan. Malaki lang siya ng konti. Sobrang liit niya. Tapos yung bilog niya, malaki lang din ng konti dito sa can. Ayan. Tapos yung remote, almost the same height. Very slim, very light. Meron siyang HD picture resolution 720p. So in that case, sobrang linaw nito. Even though 200 ANSI lumen lang siya, in the dark area na ipro-project nyo, pagagamitin nyo siya sa madilim na lugar, sobrang liwanag nito. Pero hindi pala siyang 8 watt speaker. Tsaka yung projector size niya is up to 100 inches. Yung autofocus pala niya is keystone correction. Tara, set up ko siya, tapos subukan natin. So guys, nagbabalik tayo. Dito ngayon tayo sa maliit na kwarto namin. So nakikita niya sa harapan, mayroong projector screen. Ayan, gawa lang siya sa cardboard. White cardboard. Tapos dito sa left side ko, mayroong dim light na ilaw. So hindi siya sa madilim na part ng aming kwarto. So nakabukas pa yung ilaw. Ngayon, testing natin siya kung may ilaw sa background or dito sa kwarto, even dim light. Tapos test din natin siya nang walang ilaw, kung gaano siya kalinaw o kaliwanag. Okay, open na natin yung unit. Oh, ayan guys, no. Meron siyang autofocus. Within 1 second nag-autofocus na siya. So hindi niyo kailangan i-adjust yung focus. So nag-automatic na siya. Meron siyang HDMI, file manager, app manager, yun yung network, yung settings, Nebula manager, Netflix, YouTube, and Amazon. So sa HDMI, pwede kayo mag-connect ng PS5 or yung kahit anong gaming console nyo.
Yan, pwede kayo mag-gaming. Tapos sa file manager, open natin to. Yan, pwede siyang USB drive kung magkoconnect kayo ng hard drive or USB. Tapos yung local, pwede din kayo mag-save dito ng mga pictures o videos dito mismo sa Nebula Capsule. App manager. Yan. Network. Yan, pwede kayo mag-connect ng network wifi nyo. Setting. Meron nga pala siyang update. Control setting, general. Ayan, screen mirroring, pwede rin. True phone. Control setting. Ayan. Tapos ito, Amazon. So this version does not support the physical remote. Please download the Nebula Connect app on your phone. Search for Nebula Connect on Google Play or the Apple Store. So, itong remote, hindi siya gumagana pag inopen mo itong Amazon Video. So, kailangan mo mag-connect o mag-download ng Nebula Connect para doon mo siya kukontrolin. Ayan. Oops, yan lang. Back natin. So, YouTube, Netflix, Nebula Manager, Netflix. So, try natin itong YouTube. So, maliwanag siya guys kahit may dim light dito sa gilid ko. So, mamaya, tatry natin i-close itong ilaw kung maliwanag pa rin ba siya. Or, try kong hawiin itong kurtina. Ayan. So, ayan, may ilaw na siya. So, dito sa kwarto, ayan, tinanggal ko yung curtain. So, sigurado mas malinaw to o mas maliwanag itong picture niya pag nakapatay yung ilaw dito sa kwarto. Mamaya try natin yun. Okay, so dito tayo sa YouTube. Okay, mag-play tayo ng videos natin. Oops. Okay, try tayo ng... Ito, try natin to. Ano, not that one. Ayan. Guys, dito kami ngayon sa Dubai Mall. Napakita ko sa inyo ngayon yung Lord's Khalifa. Nalabas tayo ng mall. Ayan, forward natin. Sa remote nga pala guys, mayroong forward, backward. So, napaka-useful ng remote na to. Play. Oops, ayan. So, naka-on yung lights natin. Try natin i-on dito sa kwarto. Paggabi nga pala dito guys, marami. Yan guys. So, naka-off na yung light natin dito sa kwarto. Napansin nyo, mas maliwanag siya. Mas clear yung videos. Mas maliwanag. So, siguro next time, pumunta tayo dito ng gabi. Okay, nag-play tayo ng ibang video. Ito, try natin ito. Guys, nag-viral pala itong video natin na ito, ha? Ayan. So, volume up natin. Yung gamit pala nating speaker, ito mismong built-in dito sa ating unit na projector. Ayan. So, volume up. Okay, final natin. Malakas din siya, guys. Solid. Malakas muna tayo, guys. Magkakas tayo ng magandang pang-relax bago tayo sa trailer. Okay. Try tayo ng ibang video. Guys, magmamadali na naman kami ngayon.
Ayun, ayun yata yung bus. Yun ba yun? Oo, oh, yun na. Forward tayo. Oo nga pala, dagdag ko lang. Itong projector natin, itong nebula natin, hindi naman kailangan talaga naka-center dito sa projector screen natin. Ito yung projector screen natin. Yung unit, yung projector, okay lang na naka-gilid siya, right or left ng inyong screen. Kasi meron siyang setting. Punta kayo dito sa projector. Tapos meron siyang auto keystone correction. Ayan. Yan yung talaga yung auto keystone correction natin. Ganyan talaga siya kasi in-install ko siya dito sa right side ko. Yung ating projector. Papakita ko sa inyo. Ayan mismo. Ayan yung ating projector. Nasa gilid siya. Tapos yan. Ayan yung ating screen. Yung cardboard screen. Kaya ganyan talaga yung projection niya. Ayan. So, ang ginawa ko, sinetting ko lang siya. Off natin yan. Pumunta ako dito sa, dito. Sinet ko siya. Ayan. Tapos, ayan. One time setting lang naman to. Hindi naman kailangan gawin to lagi. Ayan, naka-center na siya. Tapos, back, home screen. Ayan, center. Di ba, madali lang. So, dito yung sa setting. Tapos, projector. Punta kayo dito sa ito, quadrilateral keystone correction. Tapos, kagandahan na rin ito. Itong nebula, pwede mong ilagay sa likod ng screen projector. Pwede mo siyang sa likod i-install. Pwede siya sa front projection, rear projection, inverted front projection, tsaka inverted rear projection. So, pwede sa likod nitong screen projector natin, or sa harapan, or pwede pabaliktad, o opposite side. Pwede nga pala guys, i-connect dito yung HDMI Amazon Fire TV. So, since mayroon tayo nun, tatry natin ngayon dito sa HDMI natin. Lang, setup ko lang. Amazon Fire TV. Wala pa tayong review nitong Amazon Fire 4K TV Max natin. So baka magkaroon tayo ng review para dyan. Separate review. So, dito tayo ngayon sa HDMI. Na-connect na yung Amazon Fire TV natin. Yan, meron siyang Netflix din, YouTube, App Store, tsaka internet. Try tayo ng Netflix. Short clips lang guys para di tayo maka-copyright. Ayan. Loading pa siya guys. Ayan. Yun. Ito, medyo bago to. Cartoon. Oh, trailer tayo. Green Snake. Ito nga palang screen size natin, itong projector screen natin. Yung size lang niya is, I think, 50. Ito guys, itong screen natin, 50 lang yan. Pwede nyo siyang i-double up to 100 inches. Para sa malalaking room, pwede 100 inches yung screen nyo. Kaya lang,
kailangan nyo ilayo ng konti itong nebula capsule max nyo. So, balik tayo sa home screen. So guys, tapos na tayo sa ating unboxing and review dito sa ating Nebula Capsule Max. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please do subscribe, share, and comment down below kung nagustuhan nyo itong unboxing natin ngayong araw. Please hit that notification down below na rin para updated kayo sa mga future uploads natin dito sa ating YouTube channel. See you again next time! Bye guys!